So welcome nga mga idol sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Ngayon pag-uusapan nga natin ang bad news para nga dito kay LeBron James at sa Los Angeles Lakers. Dahil meron nga kasing nasabi ang isa sa mga kilalang analyst pagdating sa NBA. Ito nga ay si Bill Simmons. May nasabi at may opinion nga siya dito about kay LeBron James na siguradong bad news kung sakaling totoo ito. At ito nga ang kanyang mga nasabi mga idol. Sa tingin niya nga daw si LeBron James ay top 10 player sa NBA pero hindi raw siya top 2. Parang mali daw isipin na ka-level niya pa din si Giannis at si Durant. Hindi niya raw ito nakikita. Isipin daw natin ang ganito. Magagawa ba daw ni LeBron yung ginawa ni Kevin Durant last year para sa Brooklyn? Hindi raw yun magagawa ni LeBron, sabi nito ni Bill Simmons. Dagdag niya pa, magagawa rin ba daw ni LeBron James yung performance ni Giannis sa huling dalawang round nila sa playoffs last year? At ang naging sagot ni Bill Simmons mga idol, hindi nga daw yun magagawa ni LeBron James. So yan nga mga idol ang kanyang naging opinion kay LeBron James na siguradong bad news kung sakaling totoo. Sa tingin niya kasi mga idol na ito nga daw si LeBron ay hindi na kasing galing nun dati. Para nga ba daw ay nagregress na itong si LeBron sa kanyang paglalaro sa NBA at unti-unti na nga daw humihina. So yan nga mga idol ang parang pinapalabas na ito ni Bill Simmons sa kanyang mga pahayag na ito. Sa tingin nyo ba mga idol meron ngang katotohanan ang mga pinagsasabi ni Bill Simmons o sa tingin nyo ay isa nga itong kamalian? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion sa ating comment section. At para nga sa ating susunod na balita ay good news nga ito para kay Kyrie Irving. Dahil kasi mga idol ang lugar daw ng New York ay nadetermina na yung practice facility nga daw ng Brooklyn Nets ay isang private office na kung saan allowed nga ang mga tao na pumasok doon kahit hindi sila vaccinated. At isa doon mga idol si Kyrie Irving. At ngayon nga mga idol allowed na itong si Kyrie na mag-participate sa mga practices ng kanyang team na Brooklyn Nets. Pero hindi pa rin siya allowed mga idol na mag-participate nga sa mga home games na itong team ng Brooklyn Nets hanggat hindi nga siya nababakunahan. Pero ayun nga mga idol, good news ito para kay Kyrie Irving dahil kahit sa practice ay makakasama niya nga ang kanyang team. At sa ating next balita at sa panghuli ay tungkol nga dito kay Shaquille O'Neal at kay Joel Embiid. Sa tingin kasi neto ni Shaq mga idol na hindi nga daw dominante itong si Joel Embiid pagdating sa low post. Sa tingin niya nga daw mga idol na ito nga daw si Embiid ay magaling lang daw. Pero hindi nga daw ibibigay ni Shaquille O'Neal ang salitang dominante dito kay Joel Embiid. At yun nga mga idol ang naging opinion neto ni Shaq dito sa center ng Philadelphia na si Embiid. At yun nga lamang din mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Shoutout na nga rin pala dito kala Rusty Nail at pati na rin kay Eric Kimilat. Maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Huwag din kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-like at follow ang ating Facebook page. So yun lamang. Maraming nga salamat muli. Bye!